Welcome back dito sa MelrapsTv again. Nandito na naman ang iyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga tips at mga idea. So ngayon guys, ako'y mangusta sa inyo. Magandang araw, magandang gabi kung man ang oras ng video na nakakarating sa inyo. Mabuhay tayong lahat. Ayan guys, so ngayon tatalakay natin ngayon. Alamin natin ang mga policy ng YouTube para sa ating mga maliliit na YouTuber para sundin yung mga policy nila. At pangalawa, ano-ano ang mga nasasaklaw na mga policy na yan. Yan ating talakayin. At ano ang magiging consequence or ang magiging resulta pag ikaw ay nakalabag sa kanilang policy. Yan ang ating alamin sa video na to. At sana tapusin nyo hanggang matapos para maintindihan nyo na buo. And guys, sa mga ka-team ko, sumasaludo sa inyo. Tuloy-tuloy lang tayo hanggang mabot natin ang minimithi nating tagumpay dito sa Whitey World. Yeah. Wow! So, umpisa na tayo. Let's go! Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, huwag mong kalimutang pindutin ang subscribe button, pati na rin ang tiny bell, para updated ka sa mga bagong kaganapan. Maraming salamat! Tuntunin ng komunidad. Mga alituntunin, ipinapatupad namin ang mga alituntunin ng komunidad na ito gamit ang kombinasyon ng mga tagasuri ng tao at machine learning. At inilalapat namin ang mga ito sa lahat ng pantay-pantay anuman ang paksa o background, pananaw sa politika, posisyon, o kaugnayan ng creator. Nilalayon ng aming mga patakaran na gawing mas ligtas na komunidad ang YouTube habang binibigyan pa rin ng kalayaan ang mga creator na magbahagi ng malawak na hanay ng mga karanasan at pananaw. Anong mga lugar ang saklaw ng mga alituntunin ng komunidad? Makakakita ka ng buong listahan ng aming mga alituntunin ng komunidad sa ibaba. So, ang nakasaad dyan sa mga latuntunan ng YouTube sa mga creator ay kailangan talaga nating sundin yung nakalagay dyan para maging wala tayong problema sa lahat, wala tayong problema sa ating channel at para na rin na hindi kanila bibigyan ng strike. So dyan ang palatuntunan nila dyan na nakasaad dyan. So maraming mga pinagbabawal. Ayan guys, kung mga lugar ang saklaw ng mga alituntunin ng komunidad, makakakita ka ng buong listahan ng aming mga alituntunin ng komunidad sa ibaba. Spam at mapanlinlang na kasanayan. Fake engagement. Arahas o mapanganib na nilalaman. Panliligalig at cyberbullying. Mapanganib o mapanganib na nilalaman. Mapuot na pananalita. Mga marahas na organisasyong kriminal. Marahas o graphic na nilalaman. Mga regulated goods. Mga baril. Pagbebenta ng ilegal o kinokontrol na mga produkto o serbisyo. Maling impormasyon.
Maling impormasyon sa halalan. Maling impormasyong medikal para sa COVID-19. Sensitibong nilalaman. Kaligtasan ng bata. Mga thumbnail. Kahuberan at sekswal na nilalaman. Pagpapakamatay at pananakit sa sarili. Vulgar na wika. Marahas o mapanganib na nilalaman. So ngayon is, marami parang nasasaklaw dyan sa mga palisi ng YouTube na kung ikaw ay content creator, so dapat mo sundin yung mga nabanggit dyan. Yung mga yan na natutunghaya natin. Sad to see guys, yung channel ko ay nagkaroon siya ng community guidelines strike. So alamin natin kung ano ang nangyari sa channel ko. Ngayon guys, sinishare ko sa inyo itong nangyari sa akin para in the future ay makaiwas kayo at para na rin may refresh sa inyo ang mga policy ng YouTube, magiging aware kayo at para sa inyo to. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung anong nangyari sa channel ko, kasi yung in-upload ko na tungkol sa exotic foods, yung video na yun, yun ako nagkaroon ng paglabag sa community guidelines ng YouTube sa mga policy nila, may nilabag po doon. So ang ginawa ko sa nung pagtanggap ko ng email na nagkaroon ako ng paglabag, so ang ginawa ko, binura ko agad yung video na yun. So akala ko okay na. So ang nangyari, nabura ko. Ang nangyari, hindi na tuloy ako nakapag-appeal. So ngayon hindi na ako nakapag-appeal kasi nabura na nga po yung video na yun. So ang nangyari sa channel ko, nagkaroon siya ng strike 1. So tatagal siya ng mga 90 days at isang linggo ako na hindi ako na makapag-upload ng video. Kahit mag-sit ako ng Premiere ay ayaw din. So isang linggo yun. So maraming araw na nasayang na ako gustong-gusto ko na kung maaari nga sana ay araw-araw ko mag-upload. So i-share ko sa inyo kung anong nangyari sa channel ko para magiging aral din sa lalo na sa mga content creator. And guys, so tunghayin natin. Mahahalagang abiso. Strike sa mga alituntunin ng komunidad 1. Ang iyong content tanging ang mga matatapang na tao na sumubok nito ang inalis dahil sa isang paglabag sa aming mga alituntunin ng komunidad at sa iyong channel. March 26, 2022, 1808. Review nilalaman dito. Pag-isa sa tatlong strike sa mga alituntunin ng komunidad. Inalis ang iyong nilalaman dahil sa isang paglabag sa aming komunidad. Mga alituntunin, mag-e-expire ang mga strike pagkatapos ng 90 araw, at ang pagtanggal sa video ay hindi. Alisin ang strike. Inalis ang nilalaman. Kung sa tingin mo ay nagkamali kami, maaari mong iapela ang desisyong ito. Babala noong 11 ng Marso taong 2022. Uri. Nilalaman. Nilalaman na tinanggal ng gumagamit. Sa pamamagitan ng pagtanggal sa nilalamang ito, hindi mo ito maapela. Strike noong 26 Marso taong 2022. Mag-e-expire sa 24 ng Hunyo.
uri, nilalap, mga paglabag sa channel, dashboard, mga aktibong strike sa mga alituntunin ng komunidad. Isa, epekto ng isyong ito, maaaring may issue sa iyong content, channel, idinagdag ni strike, inalis, hindi maaari, inalis na ang video na ito. Simula ng iyong pagsusuri upang makita ito. Mayroon kang isang guhit hindi ka makakapag-upload. Ang video cart bed na ito sa YouTube. Ang channel na ito ay hindi. Nakakita kami ng isang bagay na maaaring lumalabag sa mga alituntunin ng YouTube. Upang makatulong na panatilihin ang ligtas sa komunidad, inalis na namin ito. Sa susunod na dalawang hakbang, hihilingin namin sa iyong tingnan ang iyong nilalaman at ang patakaran. Kung gusto mong umapela, ikalulugod naming suriin muli ang iyong nilalaman. Mag-75% ng mga creator na nakakuha ng isang strike ay hindi na nakakakuha ng isa pa. Gusto rin namin iyon para sa iyo, kaya mangyaring siguraduhin na ikaw maunawaan ang mga alituntunin ng komunidad ng YouTube at mga pangunahing kaalaman sa mga strike. Suriin ang iyong nilalaman nang nasa isip ang aming mga patakaran. Kung, pagkatapos suriin ang iyong nilalaman, sa tingin mo ay nagkamali kami, ipaano nilabag ng iyong content ang patakaran? Hindi pinapayagan sa YouTube ang content kung saan ang isang tao ay sadyang nagdudulot ng pisikal na pagdurusa o pananakit sa mga hayop o tao. Sinusuri namin ang pang-edukasyon, dokumentaryo, masining at siyentipikong nilalaman sa bawat kaso. Ang mga limitadong pagbubukod ay ginawa para sa nilalaman na may sapat at naangkop na konteksto at kung saan malinaw ang layunin ng pag-post. Karagdagan sa mga alituntunin ng komunidad, ang mga creator na gustong kumita ng content sa YouTube ay dapat sumunod sa mga patakaran sa monetization. Thank you for watching. Please like, share, comment and subscribe. And join us for our next video.